inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Ang inyong matutunghayan ay mga kwento at diskusyon na mula sa programang Sugpuin ang Korupsyon, Walang Kukurap at Diskarte na hatid sa atin ng Cultural Center of the Philippines at Manila Broadcasting Company, DZRH. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng 100 taon ng broadcast media sa Pilipinas. Ang mga programang ito ang naging ambag ng Cultural Center of the Philippines sa pagpapayabong at pagpapaunlad ng sining pang-broadcast. Muli sa inyong lahat, ako po si Minda Kasagan, na inyo po rin pong makakasama sa isang espesyal na tampok ng ating programang Diskarte para sa 100 taong selebrasyon ng broadcast media. Ang programang Diskarte na una nating nakilala bilang Sugpuin ang Korupsyon ay proyekto ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas kasama ang Manila Broadcasting Company, DZRH. Sa loob ng mahigit 18 taon, patuloy na namamayagpag ang ating programa sa paghatid ng mga diskusyon na yumayakap sa ating kasarinlan. Maging ang mga importanteng talakayan sa ating lipunan. Sa gabay at tulong ng sining at kultura na ipahahatid natin sa ating mga tagapakinig ang mga isyu na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Muli po nating babalangkasin ang mga naging tagpo sa mahigit na 900 episode ng ating programa. Kasama pa rin ang ating executive producer na si Ms. Eva Marie Salvador at ang host and public affairs producer na si Ms. Flor Abanto. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga episode kung saan ginamit ang sining sa pagpapahayag ng iba't ibang usapin hinggil sa mga kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Ms. Flor, anong meron bang isang particular na art form na kumbaga parang nagustuhan mo? Hindi sa nagustuhan ko lang, pero mismo yung mga nakikinig o nanonood sa atin. Noong araw na pag-uusapan kasi namin ni Eva, alam mo, Eva, yung naalala ko kasi sa Cebu ako lumaki, ano po, Eva, ang galing ng balak. Balak is like poetry, oral, spoken poetry. Sabi ko, alam mo, believe ako doon sa mga tao doon kasi buhay na buhay pa rin sa kanila, no? But this is more about relationships, personal relationships. Tapos naalala ko rin yung balagtasan. Sabi niya, oo nga, let's try the balagtasan. So kinumisyon si Vim Nadera and Michael, I forgot the last name of Michael. Rosa. Na gumawa, no, to compose. And di ba ang balagtasan is parang debate, no? Mm-hmm. And we had that. And while they were exchanging, no, yung kanilang mga verses, ang dami nagtitext, sabi nila, matagal na kami hindi nakakapakinig ng balagtasan. Ang ganda pala, mapakinggan muli. So, na-inspire kami, even yung mga, tatlo sila, I forgot yung sitio. Teo. Otis Teo. Tatlo sila noon. Na-impress sila na, hala, sa mga radio listeners, matagal na rin pala nila na ninanais makarinig na ibang art form. Ulit, kasi, of course, nasanay sila sa drama.
So it is well received, no? It is well applauded. Na kami masaya kami kasi akala namin baka tut ano lang to sa mga matatanda lang, mm-hmm, will not sit well kasi ang topic is tungkol sa leadership. Kaitasan bilang isang anyong dula, dula, ito ay pagtatalo ng dalawang makata tungkol sa isang issue, sa isang mainit na isyong panlipunan o kung anuman. Ang dalawang makatang nagtatalo ay kumakatawan sa dalawang panig tungkol isang sa isang issue. Two sides, mm-hmm, ng isang issue. Mm-hmm. Kaya kung nagawa po ng balagtasan, dati-dati pag sinasabi nating tula, pang damdamin lang eh, di ba? Pag buhos ng overflowing of emotions, sabi niya. Pero dahil nga may ekspekto ng argumentasyon, ang mga makikinig mismo, nanonood, ay nakakapagpasya ng tama dahil natitimbang yung mga issue, yung pros and cons, at yun ang maganda yung nasa tingin ko, sa akin lang, ito ang ating kontribusyon sa tinatawag nating literaturang pandaigdig o world literature na okay, na parating nasa isang tabi lang parating. Yung doon sa balagtasan, bahagi ng usapin yung mamamayan na nakikinig. Kasi silang binibigyan ng pagkakataong magpasya kung alin sa dalawang panig ang mananalo o magwawagi. Kasi yung dalawang makata pinapapalakpakan eh. Sa dulo ng pagtatalo, sino sa dalawa may malakas na palakpak? Sa makatwid, yung makatang tatanggap ng pinakamalakas sa palakpak, yun ang pinapanigan ng mamamayan. Kaya dun mo rin masasalamin kung ano yung umiiral na kamalayan sa isang panahon sa mga mamamayan nakikinig sa balagtasan. Yung 1920s onwards, sa plaza to ginaganap? Yeah, sa mga parke? Hindi lamang plaza. Actually, yung mga dakilang makata, yung mga hari nito, ginaganap ito sa Olympic Stadium. Malaki. Pagulungin na natin. Ika nga. Pakikilala ko ulit mga kaibigan, ha? Live na balagtasan po ito ni na Ginoong Teodoro Antonio, Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr. at Michael Corosa. Ha? Balagtasan, pinamagatang sino ang dapat sisihin sa paglala ng korupsyon sa bansa? Ang leader ba o ang mga mamamayan? Go! Sa lahat ng nariritong makaradyong kababayan, Vim Nadera po, magalang na nagpupugay, handog namin ngayoy minanang balagtasan na sa Pampanga'y Crisotan, sa Ilucoy, Bukanegan. Paksa pong tatalakayin, mamamayan ba o leader? Sa pangungurakot ngayon, ang dapat nating sisihin? Makata pong may korosa, pilit na idinidiin ang mga tiwaling puno, kaya atin siyang dinggin. Isang amakot aking nababatid, na upang palaging maghari ang matwid, sa aking pamilyang pinakaiibig na sanhit-hantungan ng pagsusumakit, kailangan ako'y huwarang mamasid ng aking kabiyak at anak na paslit. Sa dakilang obra ng nunong balagtas, Florante at Laura ang tanging pamagat. Mariing tinukoy na ang paghahangad sa yaman at puring hanging lumilipas ng taong sabait at muni ay salat ang pinakasanhi ng kasamang lahat. Sa atin pong bayan, yaong mga lider ay mga magulang ang nakakahambing. Kung ang ginagaway tumpak at magaling, dakilang huwarang marapat gayahin. Ngunit kung ang gaway lisi at pagtataksil, mga anak kayay anong iisipin? Kawika na ngang, ang punong magolo ay di magbubunga ng santol o chiko. Kung ang amay isang sugarol, lasenggo, pagtatakhan pa ba kung magkakabisyo yaong bunso niyang ang naging modelo ng tama at mali siyang ama mismo?
ang katiwalay. Laganap sa bansa, pagkat mismong leader yaong nandaraya. Kung pinuno na nga ang nangwawalang hiya, mamamayan pa ba ang hindi magwala? Labo-labo na lang, walang malitama kung mismong pinuno'y nagpapakasama. Uy ka ni Balagtas, yaong kasamaan nang batay sa likong pag-ibig nunukal nang dapat magturong tamad na magulang. Kung pinuno'y hindi, mabuting huwaran sa isip, salita, gawa't karangalan. Sumpang hampas siya ng langit sa bayan. Sa kabila namang banda, mayroong hindi sangayon sa lusog ng argumentong sinisiang Panginoon kay Teo Antonyong Balbon. Mula noon hanggang ngayon, sang bayanan ng may sala, kaya't pansin ay itoon. Teo Antonio po ng Bayang Bulacan, karugtong ng madla ang buo kong buhay. Kapag itong madla ang nasusugatan, ay parang sakit din nitong kalingkingan. Kung nagkakasala ating mamamayan, mantak na sugat ni ring kalooban. Totoo. Totoong maraming lider ang tiwali. Ngunit mayroon ding malinis ang budhi. Ang kapangyarihan kapag kasumidhi ay nakalalasing gustuhin matindi. Kapag mamamayan, kasabwat sa mali, ang katiwali ay lalalang mahapdi. Sino mang dumampot ng batong pamatay, walang bahid dungis dadampot na kamay. Ganyang parilara ang dapat iugnay kung may kasalanan itong mamamayan. Tungkol sa paglala ng korupsyong tunay, ngayon'y malaganap sa sariling bayan. Kaya pag humarap tayo sa salamin, ang ating sarili kusang usisain. Tayo ba'y kasabwat ng saking na leader kung bakit lumala ang korupsyon man din? Tayo ba'y alyado sa pagkagupiling o tayo ang bagong bayaning magiting? Ito'y katanungang malalim na bugtong na tanong ang sagot sa bugtong na tanong. Nabaon ang bansa sa utang at suhol kung kaya lumala pambansang korupsyon. Sinong sisisihin sa pagkaparool tayong mamamayang sa suhol na burol? Totoong ang leader sa kimat bulaan, sadyang pinalusog nitong mamamayan. Kung ang mamamaya ay laging lumalaban, ay hindi usbong ang katiwalian. Kung hindi binenta boto't karapatan, mayaman mang leader talo sa halalan. Bakit nga ang bayay hindi maaakit magpakatiwali kung ang namimilit ay leader na dapat gumawa ng matuwid? Karaniwang taong sawa na sa haplit ng dusay anhin pat madilim ang isip. Liwanag ng leader ang makasasagip. Ngunit papaanong bayay maliligtas kung yaong pinuno ay ganid at sukab? Virus na mabangis ang nakakatulad ng tiwaling leader sa ating sosyedad. Sa pangungurakot, nahahawa lahat. Kahit papatay na ay nangungulimbat. Kaya nga ang wika ni Simon sa Fili, ni Rizal na ating pambansang bayani,
dapat nang magwakas ang pananalbahe ng mga pinunong tanging ang sarili ang itinataas habang bayat pobre hindi nakilala ang tama't mabuti. Tunay mang ang bayan ay nagpapasuhol, boto'y binebenta sa tuwing eleksyon, ay dahil sa sila'y wala ng ambisyong sa kinasadlakang lusak ay umahon, pagkat sa nagdaang mahabang panahon, mga naging leader na ulol ng ulol. Ang leader ay isang kapitan ng barko, yaong mamamayay mga pasahero. Ang takbo ng bapor, kung mabulilyaso, nasa kapitan nga ang lahat ng kargo. Sa katiwalian, kung itong gobyerno'y sadyang palubog na, ang may salay, sino? Mali ka, katalo. Hindi mamamayan. Ang dapat sisihin sa katiwalihang malaganap ngayon sa lupang hinirang. Biktima lang sila ng mga nanlinlang na leader na kunway tanggulan ng bayan. Ngunit nauna pang sa bayay pumaslang. Tingin ang kataloy parang sa kabayo. May takipang mata sa kanyang pagtakbo. Habang hinahampas ng among kutsero, kumakas kasiyang ang tingi diretso. Hindi pinapansin ang paligid nito isang tutok ng tinging totoo. Hindi lamang lider ang dapat managot sa korupsyon ngayong sa bansay lumusog. Kung ang mamamayay kininsinting lubos ang kapangyarihan na nambubusabos, sila rin ang sanhi ng pagkakalugmok kung kaya ang bayan ay naging hikahos. Sinisisi natin ang tiwaling leader, pero bahagi rin tayo ng salarin. Nang sila'y maupo tumatag ang poder, bigay dito't doon ng tulong sa atin. Sa bawat problema ay may perang pakimkim, tulong daw sa krisis na dinanas natin. Pero tayo naman ay tanggap ng tulong sa ating mga paghihirap. Sariling mantika, ginigisang ganap ating karapatan at laksang pangarap. Sa lider na tayong nagluklok na taas, tayo rin ang dapat nasisihing ganap. Ayaw lamang nating tanggapin sa dibdib na tayo'y bahagi ng pagmamalabis. Tayong mamamayan, kinunsinting higit, ang lider na dapat ay maging matuwid. Kaya katalo ko, naruhuyot tayo, pangako'y matamis, na sila'y matapat, di magiging ganid. Dahil kapag itong madlay nakisanib sa kapangyarihang gahaman at ganid, sila rin ang dapat sisihin ang labis. Bakit lumalanga ang korupsyong higit? Kung di kununsinti, leader na limatik, di magkakasungay sa pagmamalabi. Akin munang bubuhusan ng tubig ang nag-aapoy na debate sa kurakot na masinsin tinutukoy dito sa numero unong sugpuhin ang korupsyon. Ngayon ang programa natin, napili ang balagtasan ng kurakutay suriin. Kung mamamayan ng mali, ayon kay Antonyong Gentil, kontra sa posisyon nitong kurosang galit sa lider. Talagang ang aking pagtingi
diretso. Hindi liku-likong tulad ng sa iyo. Mga mamamayan, ayon sa sabi mo, ay nahawa lamang sa pinunong Lilo. Ang leader kung gayon, ang sanhing totoo ng katiwaliang lumala ng husto. Pagkat ang pinuno ay puder sa tuktok, mamamayay hamak na susunod-sunod. Kung itong pinuno ay mapambusabos, lalaging ang bayan ay maghihikahos. Kung pinuno'y lulong sa pangungurakot, ang moral ng buong bayay mabubulok. Pero sinasabing ang bansa'y mahirap. Kapag may halalan, may pera at bigas. Mula sa barangay hanggang sa mataas, ang buhos ng pera'y gabundok ang tongpats. Kaya namihasa ang leader na sukab. Nagbili ng boto, madlang nasa lusa. Kaya ang korupsyon'y lumaking octopus sa ating gobyerno, ngayon'y binubusbos. Pero talamak na wala yatang gamot, naruna sa ating bansang nakalugmok. Sa bayan ng bulag, leader na tutubos, ay pisakang matat, puso'y walang tibo. Ikaw na, Katalo, ang nagpapahayag sa bulag na bayay, leader ang liwanag. Kahit pang mata ay kirat o pisak, tanaw rin ang daan, paahon sa lusak. Ngunit kung ang mismong leader ang bumulag, sa bayan ay sinong makapagliligtas? Mga mamamayay, makapagbabangon kung may magbibigay ng tamang direksyon. Himagsik sa EDSA'y saan na humantong? Mga leader nooy, nasa poder ngayon. Malala sa ating bayan ang korupsyon pagkat ang maraming leader ay traidor. Kung ano ang uri nitong mamamayan, siya rin ang uri ng pamahalaan. Mamamayang lagi na sunod-sunuran, lalaging alipin, isip at katwiran. Pero pag di payag sa katiwalian, ang nag-isang miti ay handang lumaban. Sabi ni Mabini, ang mithing mataos, itong himagsikan dapat ay panloob. Ang ating sarili ang unang makalos kapag umaapaw ang tiwalit buktot. Sa tanging timbangan ng bukal na loob, ating mamamayan takali ng lubos. Marcelo del Pilar, paham ng panitik na propagandista ang minsay humibik. Salamat sa iyo, Haring Sakdalbangis. Salamat sa iyong bigay na pasakit. Kung hindi mo kayang bayay matangkilik, ano't nagpuno kay walang nagpipilit? Sa palad ng isang leader na matino, mithiin ang bayan ay nangabubuo. Kung saan tutuloy, kung saan liliko, ang bayay leader din yaong nagtuturo. Kung bayan sa katawalian, kung bayan ay bigo, sapagkat tiwali yaong namumuno. Pero nalimot mong mula kay Del Pilar, ganitong habilin ang isinasaysay. Mapanglaw na sumpa ng poong may kapal, sa tamad na puso ay kalumbay-lumbay. Kayong nagpabaya sa sariling bayan, aniyay dapat lang aking pabayaan. Mga mamamayan ng bantog na Pransya, pinabagsak nila palalong Bastilla. Dynastiya noon ang matandang China,
binuwag ng pader ng nag-alsang masa. Mayroon din tayong pag-alsang EDSA. Ano ang nangyari sa layat pag-asa? Wala. Mga may dapat mamunot, dapat pamunuan upang magkaisa't mithi magtagumpay. Kung makikihalo lahat sa kalamay, baka sapin-sapin ay maging palitaw. Kung pinuno'y tapat, may huwarang dangal. Sa bansa ay walang korupsyong iiral. Aral ni Balagtas, nalimot mong higit na dapat tumimo sa utak at dibdib. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat tibayan ng dibdib. Lumaki sa tongpats, suhulan palangis. Anong ilalaban sa pagmamalabis? Matapos ninyong marinig ang patulang talakayan, kung sino ang may kasalanan, pinuno o mamamayan. Sa korupsyon sa bayan, sa tradisyong malagtasan, ni Nateo Antonio at Mike Rosang, dapat lang nating palakpakan! Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Ito naman sa mga kabataan, no? So, pumasok sila, they really went in, kasi nung araw sila Bim, si Michael at saka si Theo eh nakaupo dun sa studio. Itong mga kabataan ay nakatayo and you know parang rap, di ba? Yung ganyan delivery nila. Wow, pumatok din and they were talking about corruption from the perspective of kabataan. Siguro ay huwag na nating patagalin. Excited na rin ako sapagkat may mga kwento sa likod ng bawat kabataan ito. Unahin ko muna si Shelbert Manuel. Sino si Shelbert? Shelbert, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Ayan. Pangalawa si Resty Perez. Magandang hapon po. Pangatlo si John Lester Akda. At si Aaron Abayon. Bago tayo magkantahan, tayo muna yung magkwentuhan, yo. Yes. Noong araw, pinag-nagyabang ka sa akin, magaling ka sa balagtasan. Ngayon, ibang style to. Katribo mo pa ba to? Kasi edad mo pa ba to? Ang kaya kong panghasan ang magsulat, pero hindi ko kaya panghasan ang dumakdak ng ganong kabilis gamit ang dila. Eh, sapagkat itong mga to, mabibilis na to, eh. Mukhang ito yung mga M&M, T-Pain, at saka Ja Rule ng Tondo, eh. Anyway, si Shelbert muna, Shelbert, matanong ka namin. Tondo Tribe. Yes, sir. Bakit napili ninyong pangalan ng Tondo Tribe? May ano po kasi, may pelikula po kami 2007, yung Tribu. Kasi ni Malaya entry yun. Pelikula siya na walang artista, ginamit yung mga talagang Tondo Boys. Tapos laging pag ginagis kami, kundi Tribu Boys, Tondo Boys. Tapos ginawa na lang po namin Tondo Tribe. At saka isa rin na parang bawat gang kasi doon, parang tribu na nagsasama-sama. Ang objective nitong Tondo Tribe? I-reform po yung mga gangster. Mag-focus sa arts. Pakinggan po natin sila sa kanilang mga aspiration, hinain tungkol sa corruption. Ladies and gentlemen, ang Tondo Tribe. Take it. Yeah. Ilang taon ang nagdaan, hindi nagbago ang sistema. Ang ilang opisyales nakatuon pa din sa pera. Kitang-kita ang pruweba ng dulot sa ating bansa. Nagtiwala sa nakaupong wala ring nagawa. Ang utak nila lamon ng mga maling hangarin, patuloy sa paggawa ng mga masamang gawain. Magbayad ka ng bugis, binubulsan ng gobyerno. Sumasahod na politiko, walang nagawang proyekto. Ito'y direkto sa utak at konsepto. Ito'y nanggaling sa utak ko at di sa kwaderno. Kaya nasabi to para ipamuka sa mga nasa katungkulan ng mapansin ng dukang katulad ko, tulad nila, katulad ng karamihan. Paus na ako ng kakasigaw, wag magbingi-bingihan, wag magbulag-bulagan, sana'y inyong nabatid. Kapatid, siguro naman ay di kayo manhid. What?
buhay na miserable. Walang luwang inosente, piniling hanapin sa syudad ang kanyang swerte. Kahit anong trabaho pinasukan, kung saan sa nangamuhan, natanging murang katawan ng puhunan. At ang importante lang ngayang kumita, isuporta sa pamilya, may maipadala lamang sa probinsya. Di alintanang bigat ng trabaho, madungis man o mabaho, kumakayod na wala man lang reklamo. Ngunit ba't nagawa pang maltratuhin? Di tao kung ituring ang umunlad, paano niya iisipin? Wala na yatang chance ang guminhawa. Mali ang inakala, magkaroon na magandang buhay sa Maynila, isang mahina. Musmos na sa kahirapan ay lugmok, nakagawian ng sabuan ay sumuntok. Individual, sumugal sa laban ng buhay at nagpakadesperado, isa ring biktima at argabyado. Yeah. Yeah. Kasi ang paghihirap ay hindi nadarama ng mga nakapwestong nagsasamantala. Kaya bumababa ang antas ng edukasyon dahil ang pera nalagay sa corruption. Ang dami dyan nakapwesto sa ngayon na ang pera di mo malaman kung saan binabaon. May budget sana para maayos na ang kalsada. Pero bakit ang pag-aayos na purnada? Naipit ang mga budget na sobra, kumikita pati sa mga basura, pati ang mga guro at mga sweldo. Kulang ang pera, wala na rin daw pondo. Ang dami dyan na ngayon inabuso, ang dami dyan na hindi na tinuturing na tao. Pati kabataan ay naaapektuhan dahil sa korupsyon na nararanasan. Yeah, nandito ako, nakikinig buong mundo. Ngayon, nagrarap sa harap nyo ang batang tundo. Kami, nandito nga, upang maabot ang pangarap. Sapagkat sa tundo, diba nga kami, sobrang naghirap. At kami ay umaahon para maging mansob upang andito kami. At di para magpabugbog, pagkat ako'y tuloy-tuloy ang aking mga sinasabi. Ang gusto ko lang naman buhay ay maging miserable. Ayoko ng ganto, kaya nga umiwas sa gang. Ayoko rin kasing mabasag aking mga bagang, kasi kaya ako nandito para sa aking pangarap. Ngayon, ito ay akin ang hinahanap. Yeah. Bilang tao, kailangan makialam. Kahit pabusog o ang tiyan ay kumakalam, bawat individual ay apektado nito. Kahit mayaman man o simpleng tao, lahat ng mga inaabuso, pati kalikasan at mga aso, ang dami nang lumulusot na pamumutol na mga punong kahoy, wala diyang tumututol. Kasi lahat ay nabibigyan lagay, kaya ang sama-sama na ng ating lagay, illegal laging at mga kriminal. Nakakawala sa tulungan ng mga hangal, basta't may pera at may panlagay sa may katungkulan. Lahat ng bagay dito ay nababayaran. Yan ang sinasabi ng matatanda na nakakamulatan na ng mga bata. Hanggang ngayon, papasa mo pa ba sa mga bata na natitira? Hindi mo ba mabibigyan ng pag-asa na ang korupsyon sa Pilipinas mawala na? Sana mag-umpisa sa iyo, mag-umpisa sa mga nasa likod ko, at mag-umpisa din dito sa akin. Pagkakasala dapat ay aminin. Huwag mong ituro kung kani-kanino, at huwag mong ituro sa kapwa mo. Kung ikaw ay mayroong nagawa, iyon na tong gawin ngayon. Gagawin mo ba? Ang hangarin ko ay magbago tayo. Ang mga politiko, magbago na po kayo. Hindi lahat. Yeah. Yeah. Tungkol sa EFP, wala na akong maalala. Kasi dati daw ay may pambili ng bala. At mga arangas na matataas ang kalidad, pero tila meron ng nagtakas ng mga budget mula sa matataas na nunungkulan, pero wala raw kupas. Binubulsa ang mga pambili.
Ewan ko kung saan nila tinatabi, di ko alam kung meron ba silang mga pamilya na sinusustentuhan. Ilan nga ba? Ayoko magbanggit ng masama, pero nung nakita ko to sa TV ay natulala. Kasi ang mga uniform pala na mga sundalo ay butas-butas na. Tapos ang armas umaalog, ba't gano'n para bang wala ng bakod na nagaharang sa kaluluwa at sa puso ng mga taong mapagsamantala. Ang naaalala ko'y ganito, ang pera ng Pinas ay bumuli sa inyo. Okay, nice, nice, nice. Exactly. Kahit ka sa kabataan nila, nagbabasa sila, nakikinig sa mga nangyayari. O, sa simpleng paraan. No? Galing. Mm-hmm. Pero, ano ang tama sa damdamin ninyo na masyadong masakit kapag ka-corruption ang pinag-uusapan? Edukasyon po. Edukasyon, no. Check. Beat. Ano, beat ba yun? Yeah. Edukasyon, ito, pag-usapan pati sa hospital, imbis na ang bayad mo na ngayon, pamahal na ng pamahal. Di ba nga, nandito ako sapagkat sinasabi ang mga nais kong sabihin, sapagkat ngayon lamang nandito, wata ka na nga aninin, di ba nga, dapat nag-aaral at may huwag natutunan. Ngayon nandito, kulturo sumakit aking bumbunin dahil sa sakit ng ulo, kasi nga, ang mga teacher na wala, bakit ganun? Eh kasi yung mga pera binala, kaya nga, di ba, kaya yung mga ating sinahod, pagkat nandito ako para bang ako lumulog at gumagod upang aking payahon sa hirap ang pamilya, pero di ko matulungan, kulang pa sa milya, kasi ako ay unit na wawawala pagkat mabulong na, pagkat nandito ako si batang negro na nagsasabi na ngayon, di ba sa korupsyon, walang natutulong yan dito sa aming edukasyon. Nice! Galing, galing, galing! Sinasabayan niya, wala kayo ba instrumento talaga? Meron din po, pero po ano, kasi po inaano po na kung kaya, kung kaya po naming ano, wag na magdala. Meron ba kayong ano, meron na ba kayong record na lumabas na sa kwan? Puro po underground. Underground. Po, kasi po wala pong producer na gusto mag-produce ng Wesley, pwede bang bigyan mo, banatan mo kami ng isang rap tungkol sa Tondo na ang Tondo ay hindi na magulo kung dati ito ay mga sanggano. Ngayon, matitino na ang mga bata dito. Sige. What? Kung iniisip mo na ang Tondo ay saksakan ng gulo, hindi ngayon, ngayon, hindi na. What? Hindi na siya ngayon ganun. Ang dami nang nagbago. Merong nakapagtapos at naging kolehiyo na ang inabot. Lahat may nabong konsehal. Merong naging displayer at nauutay na ako. Kasi nga, ang dami kong experience sa Tondo, marami at hindi na magulo na para bang ako ay nalilito. Sige, pare, teka muna. Ngayon ay nawala na. Ang Tondo, hindi to tugad ng mga masasamang tao gaya ng mga iniisip nyo ngayon. Sige, ngayon nga yun. Sa puso na nagawa kong kanta tungkol sa Tondo, dahil po laging pag taga saan ka? Tondo. Kahit saan? Ah? Parang ganun. So ano yung, sige nga, ikaw nga, ano yung tungkol sa Tondo? Hindi basihan ng pagkatao ang pilat sa balat, madalas ang pagbagsak ang unang hakbang sa pag-angat. Ang payat huwag mong hamakin kung ikay mataba, huwag mong isiping habang buhay na dukha ang dukha. Ilan na rin ang galing dito na merong narating, habang ibang anak mayaman ang sa drugs ay praning at nasangkot sa mga brutal na pamamaslang, at madalas magulang pa ang siyang nagiging hadlang. Ang Tondo ay ang larawan ng mundong
ang totoo, salamin ng buhay na tinatago ng mga tulad mo, mga imaheng sa loob ng bahay na di mapakita, mga luha sa likod ng ngiti at mga tawa, salat sa pera ang lugar na to ngunit mayaman, tahanan ng walang makain pero di gahaman, walang pinag-aralan, ang mga tao'y makatao, lumalaban sa digmaan kahit di mga sundalo. Pwede po ba pa-sample pa about Tundo? Si Aaron ang magrara from Jan ng El Nido. Palawan to. Oh, sige. Oh, sige, Tondo. Bit. Bit, tapos. Yung ibang ano naman, yung ibang medyo... Tungkol sa Tondo ko. Ah, pero yung bit niya medyo ano naman, medyo light lang na konti. Yeah. Uh-huh. Yo. Yeah. Batang Tundo, Batang Negro, Tundo Wagen, sa Tundo, si Batang Negro. Diyan ako kilala at doon ako lumaki, pero hindi gumawa na masama. Kung may nagawa man yun, may dahilan kung bakit ako naghihirap sa ngayon. Diba ako ay lumaki sa Tundo, doon lahat kilala. Ang buong mundo ay kilala, lahat ay kikilalanin. Na parabang lahat ay nakatingin sa akin at nakikinig. Kasi nga ang aking mga sinasabi, pagkat nandito ako wala malapit na maggabi. Pero andito at tuloy-tuloy sa Tundo. Kung titignan mo ang init, parang apoy at nagbabaga. Pero kahit meron tubig, pagkat nandito ko, ito lamang ang aking hilig. Ay kumanta kaya sana sa mga kabataan. Sundan nyo si Silver, yun ang kanyang daan. At ayon ang narapat na gawin. Kung hindi, yun lamang ang sasabihin ko. Hindi depende sa mga kabataan. Di ko naguluhan na kayo. Basta si Patong Negro. Ibig sabihin niya, yung kanta niya halo-halo eh. Yung tao sa Tundo halo-halo. Pero sa likod ng halo-halong yun, may tamis naman. Diba? Diba? May tamis sa Tundo. Kailangan lamang hahaluin mo ng malalim para matikman mo yung tamis na yun ng Tundo. Kasi pag tinignan mo nga naman yung Tundo bilang halo-halo, makikita mo yun, dami may sago, may langka, may yelo, may lalago na lahat eh, no? Pag yun eh, parang pag hindi mo hinalo, parang matabang eh, parang wala kang makikitang sarap eh. Pero pag hinalo mo na, naroon si Shilbert eh, di ba? Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. So, again, it was well-received. So, napupukaw ang atensyon ng tao na pwede pa na gamitin ang singing na mag-discuss not only about love, not only about frustrations, about the environment or whatsoever, but even very relevant issues. Okay, mga kaibigan. So, yan po yung in a nutshell, no? So, ang dami-daming pinagdaanan ng programang sugpuin ang korupsyon, naging huwag kukorap, naging diskarte. But bottom line, yan po ang papel na ginagampanan ng sining, ng kultura bilang content sa ating programang ito. At yung application nito sa pagtulong or sa pagiging public, tunay na public servant ng mga tao sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw sa isang makabuluhang pagbabalik-tanaw sa ating programang Diskarte o unang nakilala bilang Sugpuin ang Korupsyon. Patuloy po tayong maging mapanuri at manindigan para sa katotohanan, maging malaya at mapagpalaya. Muli, ako po si Minda Kasagan. Magandang araw po sa inyong lahat.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Departamento ng Broadcast at Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Sa pagdiriwang ng 100th taon ng broadcasting sa Pilipinas.